Hi guys, welcome to my channel. In this video, I will be discussing to you the different amusement taxes as you can see in your screen. The amusement taxes imposed under section 125. So madali lang itong section na to, okay? As long as you know the amusement places na subject sa amusement taxes. Kasi from the term itself eh, di ba? Amusement taxes. So, siyempre, we are pertaining to amusement taxes on amusement places. Pero, please take note na hindi lahat ng alam mo na amusement places ay subject sa amusement tax under the National Internal Revenue Code. So, kung wala dito sa mga enumerations under this particular section, eh, hindi siya subject sa amusement tax. Okay? VAT yun kung sakali. So, limbawa, nag-bowling ka, ayun, VAT yun, okay? Kasi wala yun sa sa listahan natin sa section 125. So, sige, let's proceed. So, ano lang naman dito, mag-memorize ka lang ng rates dito sa section 125. So, basahin natin yung section 125 as provided under the tax code. So, sabi dito, there shall be collected, from proprietor, from lessee, or operator. So, sila yung mga liable, ha? Ang liable sa amusement taxes ay proprietor, lessee. So, hindi sinabing lessor. Okay? So, proprietor, lessee, operator. Nang ano? O, ito lang ang nasa listahan. Cockpits. So, syempre, alam mo naman na yan. Sabungan, cabaret, night or day club. So, almost the same naman to. Cabaret, night or day club. Although, we will differentiate mamaya. Boxing exhibitions, professional basketball games, high alley, and racetracks. So, kung wala sa listahan, hindi siya subject sa amusement taxes. So, yan lang yung kinoconsider na parang amusement places. And by the way, yung racetrack dito is pertaining sa horse racing. Okay? So, balikan natin. So, iba-iba lang ang rates. So, ganito lang. Kung yan ay sabungan, 18% ng gross receipts. Okay? So, total ng gross receipts ng sabungan. So, limbawa, kung sakaling may entrance fee yan, subject yon. Okay? O kaya kung may babayaran ka sa loob, subject yon sa 18%. O kaya kumain ka sa loob, ang operator nung restaurant doon, yun ding nag-ooperate ng ng sabungan. 18% din yon. Liwanagin ko lang yun na, halimbawa, nagpunta ka sa sabungan, tapos may restaurant doon kasi nagutom ka, kumain ka. Yung nag-ooperate, hindi naman yun yung operator ng sabungan, hindi naman yun yung lessee ng sabungan, hindi naman yun yung operator ng sabungan. Limbawa, yung restaurant na kinauinan mo, restaurant ni Sir Tabag mo, kunwari. O, iba ang tax nun. Either VAT yun, o kung hindi man VAT, section 116. Pero ulitin ko, kung yung restaurant na yun, ay siya din ang nag-ooperate nung sabungan, o siya din yung proprietor lessee nung sasabungan, pati yung restaurant, subject sa 18% tax rate instead of VAT. So, memorize ka lang. Cockpits, 18%. Next, cabaret, nightclub, day club, same rate, 18%. Okay. Sir, ano ba difference ng cabaret, nightclub, day club? Okay, so puntahan natin dito, ha? So, sabi ng pasensya na, maliit ba yung screen? Okay. Sabi ng Revenue Regulation 18-2010. Ito ang definition ng nightclub at cabaret. Nightclub daw yan kung yan ay drinking, dancing, and entertainment venues. Okay? Which oftentimes serve food and provide entertainment. Hindi ito basta restaurant lang, ah. Kasi allowed dyan ang drinking, dancing, and entertainment. Meron pang isang definition dito na pre-provide naman ng NTRC, National Tax Research Center. Okay? Baka mas maintindihan mo to.
Sabi, nightclubs are resorts frequented by pleasure seekers. Sa restaurant naman, hindi ka naman pleasure seeker. Diba? Punta ka doon para kumain. So, hindi ito basta restaurant lang. So, are resorts frequented by pleasure seekers at night. Kaya nga, nightclub, di ba? Where food and wines and drinks are served. Kasi sa typical na restaurant, hindi naman sinaserve yung mga yan. But aside from that, may music, tapos the patrons, or ikaw na customer, the patrons are allowed to dance with their own partners. So, kung may kasama ka. Or kung wala ka namang kasama, by professional hostesses furnished by such resorts. Yun yung sa NTRC, National Tax Research Center. Which is almost the same with the definition sa revenue regulation. Okay? So, yan yung nightclub. Eh, sir, day club. Eh, dito ka na lang sa, ano, sa research, sa NTRC na definition. Ang sabi ng day club, pareho lang ng nightclub. Yun nga lang, ang day club open during the day. Kaya nga, day club. Okay, next. Magkaiba ba, sir, ang nightclub and cabaret? Okay, sabi ni Revenue Regulation 18-20, may konting difference. Sabi niya, on the other hand, cabarets are restaurants or clubs. Pero where liquor and food are served with a stage provided for performers. So may stage daw provided for performers. Eh anong klaseng performers? Iba-iba yan. Musicians, dancers, comedians. Kaya ang mga comedy bars magfo-fall sa cabaret. Okay? Including a venue for dancing by patrons, customers, similar to that of nightclub. So, yan yung nightclub and cabarets, including day club. So, kung nightclub, cabarets, day club, hindi VAT yan. Percentage tax yan, 18%. Mas mataas ng konti sa VAT. Para hindi ka masyadong pumupunta dyan. Actually, ang objective ng amusement tax is to discourage you to go there. Kasi normally, itong mga place na to ay dyan ka nakakapulot kung minsan ng hindi... Siyempre, inuman yan, di ba? Tapos yung ibang items dito sa section 125 kasi sugalan. So para hindi ka masyado nagpupunta limbawa sa nightclub, day club, edi wag 12% na VAT, 18%. Pero personally, kung ako tatanungin mo, maliit pa nga yun eh. Paano mo naman... madi-discourage ang mga taong pumunta dyan kung 18% lang, di ba? Compared to the 12%. Okay. By the way, sabi ng Revenue Regulation 18-20, sabi niya, huwag kayong masyadong maging stricto dito. Kasi nag-iiba na ang mundo. Nag-iiba na ang mundo, sabi dito sa RR 18-2018. With the advent of modern interactive entertainment, along with recorded music and or music video using microphone and public address system, the proprietors, lessees, or operators of these amusement places have pursued a new form of lounge and club entertainment. Nag-iba na daw yan. So baka hindi na lang yan yung basta yung typical na alam mong nightclub na may sumasayaw, etc. Huwag niyo tanungin si sir nyo kung ano itsura ng nightclub. Hindi ako mahilig pumunta dyan eh. Joke lang. Most of these establishments provide facilities to allow patrons to sing with the expectation that sufficient revenue will be made selling food and drinks to customers. Amusement places which offer the same pleasurable diversion, entertainment, and function now include video okay bars, karaoke bars, karaoke television, karaoke boxes, and music lounges. Okay? So, as such, the proprietors, lessees, or operators of the aforementioned establishments, okay,
are deemed also subject to 18% amusement tax under 125 of the tax code and not VAT. Makatanungin niyo ako, ha, sir. Malit lang na nightclub. Hindi lagpas 3 million. Section 116? Hindi. 18% yan ng Section 125. Sir, nightclub, VAT registered. Hindi dapat pwedeng VAT. Kasi maliwanag nga siyang percentage tax. Basta pag nasa listahan siya ng percentage tax siya, hindi siya VAT. Okay? So, balikan natin. I hope maliwanag. Nakadalawa na tayo sa amusement taxes. Next. Okay. Paragraph C. Boxing exhibitions. 10%. Boxing exhibitions. 10%. Pero sabi, provided, however, na kung yung boxing exhibition na yan ay para pala sa World or Oriental Championship. Oh. Boxing exhibition, 10%. Eh, sir, ano siya? World Championship o kaya Oriental Championship. Sandali, World Championship or Oriental Championship. Opo. At least isa ba sa mga Pinoy, at least isa ba sa mga lalaban ay Pinoy? Yan. Provided further that at least one. At least isa ba sa mga lalaban ay Pinoy? Yes, sir, si Manny Pacquiao. Ang nag-promote ba ay Pinoy din? Yes, sir, si Manny Pacquiao din. Exempt. Sir, World Championship. Sino kasali? Sir, si Manny Pacquiao yung isa. O, di na-comply na yung dalawa. Isa pa. Sino ang nag-promote? Sir, si Bob Arum. Hindi na pwede. Kasi dapat, para exempt, yung boxing exhibition, dapat mamit yung tatlo. Pang World Championship or Oriental Championship, at least isa sa mga lalaban ay Pinoy, at ang nag-promote ay citizens of the Philippines. Okay? Or by a corporation, okay, or association, at least 60% of the capital of which is owned by such citizen. Pag na-meet yung tatlong yon, exempt sa amusement tax. O yan, nakatatlo na tayo. 18, 10. Magme-memorize ka lang. Di ba, may ganyan ba kayo sa financial accounting nyo? Wala naman, di ba? Eto, basta alam mo yung tax rate, alam mo kung saan mo imumultiply, tapos na, di ba? Okay. Oh, second to the last. 15% pag professional basketball games. Sa Pilipinas, yan yung PBA mo, di ba? Tapos nakalagay dito, ha, in lieu ng lahat ng iba pang percentage tax of whatever nature and description. Okay? So, wag mo isama dito yung mga hindi professional basketball games. Yung kay Manny Pacquiao, ano yun eh, amateur. Kaya they are not called professionals. So, kaya yung bayad nila, allowance ang tawag eh. Hindi professional fee. Okay? PBA, oh, yan yun ang pasok, 15%. Sir, yung ano, Asian Basketball League. Okay, tama ba ako? Asian Basketball League, yung kung saan naglaro si na Bobby Parks, no? Bobby Parks, tama no? Bobby Parks Jr., yan. Diba yung medyo mga nalalaos na sa PBA, nagpupunta sa ABL? Actually, I'm not sure. Maybe pagdating doon, i-check natin kung yan ba ay professional basketball. Okay? So, that's Section 125. That's professional basketball games. O, last na tayo. So, again, yung professional basketball games, 15%. O, naka-apat, tatlong rates pa lang naman tayo. 18-18, o, dalawang 18, di ba? Nightclub, saka cockpit. Tapos, 10% sa boxing, 15% sa PBA, or professional basketball games. So, sa mga nagre-reklamo na mahirap ang tax, anong mahirap dyan? Basta alam mo yung rates, di ba? And last item, 30% sa operator, lessee, proprietor. Memorize mo yun, ha? Operator, lessee, proprietor ng High Alay Sugal, Racetrack Sugal din, kabayo, on their gross receipts irrespective of whether or not any amount is charged for admission.
Example, ganito itsura ng high alay, oh. Although, sa totoo lang, hindi ko rin naiintindihan paano laruin yan. Ngayon, if you are preparing for the board exam o estudyante ka na nanonood ng video na to, huwag mo nang problemahin kung paano laruin ang high alay. You will not be asked. Kasi otherwise, parang ini-encourage kang matuto sa sugal pag ganun. Eh, ba't inaaral natin to, sir? Siyempre, mga accountants tayo. Eh, paano pag nagkaroon ka ng kliyente ng ganyan o naging accountant ka ng ganyan, di ba? So, as to the rules, as to how to play it, hindi ko maintindihan yan. Napapanood yan dati, ewan ko kung meron pa. Kasi nung first time kong magturo sa tax, siyempre, gusto ko rin maintindihan yung mga yan noon. So, pinanood ko yan dati sa RPN 9 yata. IBC 13, ewan ko kung hanggang ngayon napapanood doon. Hindi ko naiintindihan eh. Yung parang nag-pi-ping-pong sila sa wall. Ganun yung itsura niyan. As you can see, tinan mo. Yan. Maganda pa yung pang-ping-pong nila. Sabay-sabay pa yung mga yan eh. Tapos nakahilera, hindi ko naiintindihan. Anyway, basta operator, proprietor, lessee ka ng high alay, 30%. Malaki, di ba? Bakit malaki? Kasi sugalan nga yan. Para huwag kang pumunta dyan. Eh sir, pumunta ako doon, tapos nagutom ako, kumain ako. Eh saglit lang, kanino yung restaurant, sino nag-ooperate? Sila din sir, o 30%. Ay hindi sir, ibang tao, ibang entity. Ah, VAT yun, kung hindi man VAT, section 116. That's high alay. Tapos, yung racetrack natin, o eto yun. Okay, racetrack. O. So, hindi ibang klase ng, racetrack yan. Okay, racetrack. So, yun lang naman, yung 125. So, balikan natin yung 125, no? Kung cockpit, 18%. Kung mga club, 18%. Kung professional boxing, boxing exhibition, 10%. Pwede ring exempt. Diniskas na natin kung kailan exempt. Tapos, kung professional basketball, 15%. Kung high alay, saka racetrack, 30%. Okay, next. Basahin natin itong ibig sabihin ng gross receipt, which is binanggit ko naman na actually. Meaning of gross receipt. For the purpose of amusement tax, the term gross receipts embraces all the receipts of the proprietor, lessee, operator of the amusement place. Said gross receipts also include income from television. So, halimbawa, PBA, di ba? Oh. Radio and motion picture rights, if any, a person or entity or association. So, yung mga advertisement, okay? Kung meron man nag-a-advertise. Subject to the tax herein imposed shall be similarly liable to said tax with respect to such portion. So, yan lang naman yung ibig sabihin. All-encompassing yung kanyang gross receipts. Na-discuss na naman na natin yung mga definition ng nightclub, day club. So, yan lang naman yung section 125. So, malapit na nating matapos ang percentage taxes. Dalawang sections na lang, 126, 127. After that, siguro rest lang saglit si Sir Tabag nyo. Tapos, we may proceed to income taxation siguro. So, bago naman tayo mag-business tax. Para may natapos sa tax 2, tapos may matatapos sa income tax, tax 1. And then, singit natin yung donor's tax estate later. So again, thank you for watching. Sana hindi kayo magsawa sa panonood. Sana nakakatulong si Sir Tabag sa inyo kahit papano. Okay, kung may mga questions kayo, don't hesitate to ask questions. As long as valid naman yung question mo, I will answer. Wag lang naman yung panloloko yung tanong mo. Ngayon, kung hindi ka naman natutuwa sa mga videos natin, hindi ka naman pinipilit to watch it. So, nasa'yo yan. Okay? Pero sa mga natutuwa, okay, nagpapasalamat. Thank you din for appreciating us. Okay? So again, let's all stay safe. Obviously, and hopefully, matatapos na talaga si COVID-19. So, syempre, hindi naman pwedeng hindi tayo umasang hindi matapos siya, di ba? So, pray lang. Okay? Let's be productive habang naka-ECQ pa. So, thank you ulit and God bless you all.